So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1114 Full Spoiler. Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1114 at ang title nga nito ay Icarus Wing. At bali related nga talaga ito sa mangyayari sa Ancient Kingdom na mababanggit nga natin later on. Nagsimula nga ang chapter sa reaksyon ng iba't ibang tao sa mundo mula sa ibinibigay na mensahe ni Dr. Vegapunk. Talagang nalilito itong araw ang mga marin sa revelation na yan. At gaya ng dati, makikita ng araw natin na galit na naman daw si Akainu. Talagang sakit nga ng ulo sa kanyang pagiging fleet admiral at parang sunod-sunod na nga yung mga problema nila. Meanwhile, makikita nga rin daw natin si Doflamingo. Pinag-uusapan nga raw nila ni Magellan ang patungkol sa mensahe ni Dr. Vegapunk at nasabi nga nila na mukhang kailangan nilang magpunta sa mas mataas na lugar. Pero ayun, kung iisipin natin, nakalubog na nga talagang ilang bahagi ng Impel Down sa dagat. Kaya kung tutuusin siguro, mas okay na magpunta na lamang sila sa mababang level nito. At isa pa nga, papaano kung nagmula rin mismo sa Void Center ang Impel Down? Siguro dinadagdagan nga lang nila yung mga palapag kada tumataas yung tubig. At yun yung dahilan kung bakit talagang nasa pinakailalim na nga ang level 6. So maaaring maging level 7 ngayon kung sakaling tumaas pa nga talaga ang tubig. Marami pa nga raw reaction ng iba't ibang mga tao ang ipapakita at magkakaroon pa nga raw ng iba pang mga importanteng revelation. So balik nga sa mensahe ni Dr. Vegapunk at ang hypothesis niya nga tataas ng 1 metro yung level ng tubig dahil sa lindol. Pero hindi nga raw ito sanhi ng isang natural disaster. So parang pareho nga sa tunay na buhay ang sinasabing ito ni Dr. Vegapunk. Ang kaibahan nga lang mostly sa atin talagang dahil sa natural disaster. Tulad na nga lang nung paggalaw ng mga tectonic plate. Dati kasi sinasabing dugtong-dugtong daw yung mga continent at tinatawag nga itong Pangaea continent, which is talagang related nga sa Pangaea Castle sa Marijua. Kaya maaaring yung pagtaas nga ng tubig sa mundo ng One Piece siguradong kagagawa ni Imsama. At maaaring isa na nga sa mga dahilan na yun ang paggamit niya ng Mother Flame. Sukat naman kay Saturn kung saan nagpatuloy nga raw itong umabante para mawasak niya ang Dendenmushi. At sinasabing gusto nga rin daw niyang pumasok sa Mother Flame. So medyo confusing nga ito at tingnan na lamang natin ang ibig sabihin paglabas ng full chapter. Pero ayun, mukhang hindi nga napalagay laban ng gusto ang mga Straw Hat dahil sa umabante na nga agad si Saturn. So talagang mas priority na nga ng mga Gorosei ang pagwasak sa Dendenmushi ni Dr. Vegapunk. Yung Mother Flame naman daw isang maliit na apoy sa loob ng isang napakalaking tangke. At similar nga raw ito sa ulo ni Dr. Vegapunk. So again, tingnan na nga lang natin ang itsura ng Mother Flame paglabas ng full chapter. Pero yun, literal na bala nga siya ng isang napakalaking tangke. At it makes sense na ito nga yung tinutukoy ni Dr. Vegapunk na hindi natural disaster na siyang magiging dahilan ng pagtaas ng tubig dagat. At nakita na nga natin yun nung ginamit ito ni Imsama sa Lulusha Kingdom. Anyway, nagpatuloy nga raw ang mensahe ni Dr. Vegapunk at patungkol na nga ito 900 years ago. At sinasabi niyang masyado na nga raw siyang napalapit sa araw. So I think ito nga mismo yung tumutukoy sa title ng chapter na to na Icarus Wing. Dahil base nga ron, lumipad nga si Icarus gamit ang wax wing. Pero masyado nga siyang napalapit sa araw kaya natunaw nga ang pakpak at nahulog siya sa dagat. So tingin ko ang ibig sabihin parang marami nang nalaman si Dr. Vegapunk patungkol sa Void Century kaya nga siya ipinapapatay ng world government. At kasabay nga raw ng mensaheng niya ni Dr. Vegapunk makikita nga raw natin ang tahimik na reaksyon ni Imsama sa Marijua. Siguradong galit nga si Imsama dahil sa mga nalalaman ni Dr. Vegapunk at sinasabi pa nga ito sa buong mundo. Nagpatuloy nga ang mensahe ni Dr. Vegapunk at sinabi niya ang kanyang pangalawang pagkakamali, patuloy nga siyang nag-research sa mga poneglyph at pati na nga rin sa ancient history. Hindi niya nga raw alam lahat ng mga pangyayari pero magsisimula nga raw siyang magkwento ng nalalaman niya. At habang nangyayari nga raw yan, nagsimula na nga raw muling umatake si Luffy kay Warkiri gamit ang Gear 5 niya. At sinabi nga ni Dr. Vegapunk na 900 years ago sa isang advanced kingdom, meron niyang isang batang lalaki ang ipinanganak. Nag-i-stretch nga raw ang katawan nito at nag-i-struggle na gaya sa Sun God Nika ng Elbap. Ang pangalan nga raw ng lalaking yun ay Joy Boy. Siya nga raw ang kauna-unahang naglayag sa dagat at siya nga raw ang pinakaunang pirata sa history. So grabe nga ang revelation na ito. Una talagang parang kinonfirm na isang giant nga si Joy Boy dahil sa sinasabing gaya nga raw siya sa Sun God Nika ng Elbap. Napakarami na nga ang theory patungkol dito at isa na nga sa mga patunay dun yung giant Straw Hat sa Marijua. Nagme-make sense na rin kung bakit talagang napakatindi yung will ni Luffy
Luffy pagdating sa kalayaan dahil si Joy Boy nga mismo yung pinakaunang taong naghangad nito. Tingin ko nga nung mga time na yun talagang gaya sa Pangaea continent at dikit-dikit nga yung mga lugar sa mundo. Maaring isolated nga ang lahat sa isang lugar kaya hindi nga nila kinakailangan maglayag para makapunta sa iba. Pero meron ngang isang tao ang talagang gusto ng kalayaan, yun nga walang iba kundi si Joy Boy. At gaya kay Luffy talagang gusto niya nga ng adventure kaya nga siguro siya yung naging pinakaunang pirata. Subali ayan lang mga tol yung spoilers natin patungkol sa chapter 1114. I-comment nyo na nga lang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!